Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kapatid. Latest weather update po tayo, January 14, 2024, araw po ng Linggo. Pero bago po tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pahit po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga daily latest weather update. So ang synopsis po natin ngayon galing na rin po sa PAGASA. Shoreline po no, ang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng eastern section po ng Visayas area. Northeast monsoon naman po sa ilang bahagi po ng Luzon at ilang bahagi rin po ng Visayas. So as of now, wala po naman na tayong binabantayan po na storm no or bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Pero dito po sa labas ng par, sa may babang bandang kanluran po ng par natin, ay meron po tayong namataan na active LPA po, na ito nga po posible maging ganap na bagyo kapag lumakas po. And as of now, nasa 30 to 35 kilometers pa lamang po ang kanyang lakas. So tuloy-tuloy po tayo no, sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating Luzon, maulap po na panahon ng mararanasan no, sagdating po ng hapon hanggang sa gabi. Pero sa umaga po hanggang sa tanghali, expected na po natin yan na sobrang init po yan. Pero it doesn't mean na wala pong pag-uulan sa hapon. Posible po magkaroon ng mga isolated rainfall shower or mahinang pag-uulan po no pagdating ng hapon dyan nga po sa may bandang Metro Manila at ilang bahagi po na Luzon. Dala po yan o sahini po yan ng Northeast Monsoon. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan, especially mababang lugar po no. Linisin nyo na po yung mga estero mga kanal para makadali po ng maayos sa mga katubigan in case man magkaroon po ng malakas at patuloy na pag-uulan. Mag-ingat din po sa mga landslide prone area, especially po yung dinadaanan madalas ng mga active LPA, yung mga bagyo dyan po sa may bandang Silangang, Mindanao. So maging mapagmatsyag po tayo no, and always ko pong sinasabi, know the weather before you go. Magdala po ng payong jacket o kaya kapote panlaban po sa ulan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.